Meron din mga naiiwan na puti-puti na minsan ang hirap tanggalin. At yung gamitin yung tubig ay yung ating distilled water or kaya pwede nga rain water. And bakit ba natin siya dapat tanggalin? Dahil Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermes Unaho. In today's video, gagawa tayo ng DIY leaf shine cleaner para sa inyong mga houseplant. And kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Nagbabalik tayo mga ka-MDP. Sa mga houseplant nyo, napansin nyo ba na minsan ay may mga puti-puti na parang dumi dun sa kanyang mga dahon? Yes, kung napapansin nyo, maaaring nyo naman siyang tanggalin. Actually, may mga organic spray tayo, plant spray, na pwedeng gamitan nun. Katulad dito sa amin, meron available dito sa ating store nitong mga organic plant spray. Katulad nito, itong END na plants spray, ito yung ginagamit namin, tsaka itong magic spray ng Mini Dino Park and Eco Garden. So, yan yun. Kaya lang, minsan, kung wala kang pambili, pwede ka naman gumawa ng sarili mo. At ang ituturo ko sa inyo ay yung top 3 na do it yourself. O yung pwedeng makita lang dun sa bahay yung mga materyales, kayang-kaya mong gawin. Yan, tingnan natin kung paano natin gawin yung ating tatlong DIY na leaf cleaner, leaf shine cleaner na makakapagdagdag ng kintab sa dahon ng inyong mga halaman at magpapaganda sa kanila. So ayan, minsan kapag nagdidilig kayo, halimbawa nagdidilig kayo ng halaman, tapos ang gamit nyo ay tap water. So nakikita nyo ba na may mga puti-puting residue na ganyan doon sa inyong mga dahon? Yan ay nakukuha natin doon sa pinandidilig nating water. Bukod naman sa dumi na dulot ng mga alikabok at kung ano-ano pa, meron din mga naiiwan na puti-puti na minsan ang hirap tanggalin sa ating mga halaman. Kasi nga, ang ginagamit natin is yung ating tap water, kung saan yung tap water natin ay may mga iba't ibang lime, minerals, kung ano-anong mga naiiwan dun sa ating tubig kapag natutuyo na sila at nag-evaporate na yung tubig. So, naiiwan yan dun sa plants. Tapos, ang mangyayari is mag-stay yan dyan. And bakit ba natin siya dapat tanggalin? Dahil, bukod sa maganda tingnan at sobrang presentable sa mga pictures at sa kung saan saan pa na talagang gusto mong ibida yung inyong mga halaman, bukod doon, may mahalagang rason kung bakit dapat tanggalin. Dahil alam naman natin na ang mga leaves, dyan na ginagawa yung photosynthesis o yung pagkain ng mga halaman. So, kapag puno yan ng dumi, hindi makakapag-perform ng mabuti yung halaman ng photosynthesis. Dahil dyan dumadaan yung hangin, yung carbon dioxide na kanilang ginagamit, at dyan din nilalabas yung oxygen na ginagamit naman ng tao. So, it is necessary na talagang tanggalin yung mga naiwang puti-puti at mga dumi dun sa ating dahon. Ngayon nga, ituturo natin sa inyo yung top 3 na pwede nating gamitin para dun sa ating paglilinis ng mga dahon. At ang mga materials nito ay napaka-accessible sa inyong bahay at sobrang bilis lang gawain. So ayan, ready na tayo. Yung una nating method, yung una nating gagamitin is itong ating joy dishwashing. Tapos, ang gagawin natin is cut lang natin siya. Ayan, tapos, kuha tayo ng isang litrong tubig. Yan, itong una nating ito ay 1 liter na tubig, tapos lalagyan lang natin siya ng isang kutsara. Yan, isang kutsara. Tapos, yan, ihahalo lang natin siya dun sa tubig. Yan, ihahalo lang natin sa tubig itong ating
dishwashing. And ayan, kapag nahalo na natin siya, yan, pwede na natin yung gamitin dun sa ating halaman. So, ito yung ating halaman. Meron tayo dito nga Monstera Deliciosa. Tapos yung tinunaw nating joy dun sa ating tubig na 1 litro. Yan yung gagamitin natin dun sa ating halaman. So, ganyan lang. Kuha lang kayo ng malinis na basahan. Tapos, yan, subukan natin dito sa isa, syempre. Ayan, gilinisin lang natin ng ganyan. Tapos, ayan na yung magiging panlinis niya. At the same time, yan, kikintab yung inyong mga dakon ng inyong house plants. So, ayan. And, ganun lang kasimple. Tapos, linisin nyo lang sila lahat. Makikita nyo na na, yan, matatanggal yung mga puti-puti. Kasi minsan kahit na yung tubig, tubig lang ang gamitin nyo dun sa pinaka-puti-puting na mo, hindi siya matatanggal. Pero ayan, pag may joy, yan, makita nyo yan, maya-maya lang, pag natuyo yan, makintab na yung dako niya, tsaka malinis na. Lemon naman ang gagamitin natin. Ayan, kuha lang kayo ng lemon. Ayan, tapos, yung lemon natin, hihiwain lang natin yan. Kakatasin lang natin. Pwede kayong gumamit ng lemon. Tapos, ayan. Katasin nyo lang yung lemon dito sa 1 litrong tubig uli. Ayan, ganyan lang oh. So, ayan. Kakatasin nyo lang yung lemon dun sa inyong sa inyong tubig. Inimpla. Ayan. Ayan. So, lemon. Katasin nyo lang siya mabuti. Tapos, ayan. Ayan. Pag nakatas nyo na siyang mabuti, yung pinagkatasan yan, yan na rin yung gagamitin nyo. So, gamit ulit tayo ng malinis na basahan. Ayan, para dito sa ating house plants. So, ang swerte nitong house plants natin dahil talagang lahat ng methods sa kanya natin susubukan. Ayan naman. So, ganun din. Same procedure. Lilinisin lang natin yung dahon. Ayan. Ayan, pati yung ilalim ha. Pati yung ilalim ng mga dahon. Ayan. So, maganda rin yung epekto niya. Makikita nyo rin, makintab. Pag natuyo, yung ating house plants. So, yan. Kumuha pa tayo kasi, yan. Tigda dalawa sila. Yan, oh. Ang bango ng lemon. So, ayan. Sinisin pa natin. Kung wala naman kayong lemon, ang pwede nyo gamitin ay suka. Yan, suka. So, 1 kutsara rin ng suka. Ayan. 1 kutsara tapos, ayan. Ayan. Tapos, pwede nyo rin yan. Okay ng basahan. Tapos, syempre, yan ang panlilinis natin dito. Sa, ayan. Dito sa ating mga dakon. So, ayan. Kukuha uli lang tayo ng malinis na basahan. Tapos, yan, ito naman palilinis natin dito. Ayan, medyo nabaloktot na to. Isa. And makikita nyo, lilinis din siya and kikintab yung kanyang dahon. So, ayan. So, diba? So, tuloy-tuloy na natin yung paglilinis dito. At kahit ano dito sa 3 na to, yun yung pwede nyong gawin. So, recap muna tayo ng mga ginawa natin kanina. And gusto ko muna i-remind sa inyo na dapat yung gamitin yung tubig ay yung ating distilled water or kaya pwedeng rain water. Ito yung mga nakuha namin at naipon nung sa tubig ulan nung nakaraang umulan yung 2 beses. Nakita nyo sa video natin na nakapag-ipon tayo at nakapag-collect ng rain water. And yan yung naipon namin. So, pwede kayong gumamit ng rain water or distilled water. Kung halimbawang tap water naman ang gagamitin nyo, make sure lang na
na pag na-stack nyo na siya ng almost 24 hours at napababa nyo yung mga residue, gamitin nyo yung nasa taas, ha? Kasi ang iniwasan nga natin is nanggagaling nga yung mga puti-puti na yun doon sa residue ng katulad ng mga chlorine, ayan, doon naiiwan doon sa dahon ng ating mga halaman. So, para maiwasan natin yun, ang gamitin natin is distilled water or kaya rain water. Pero kung gagamit kayo ng tap water, yun lang. Make sure lang na nakababa na yung mga residue, okay? So, recap na tayo. Yung una, Joy, isang kutsara, tapos 1 liter na tubig. Tapos yung pangalawa, lemon, isang lemon, tapos 1 liter na tubig. Tapos yung pangatlo, kung wala kayong lemon, pwede kayong gumamit ng suka. Yan, suka, isang kutsara din, tapos tubig din na 1 liter. So yan lang, yan yung 3 most ng pinakamadali at pinaka mabilis gawain at accessible sa bahay na gamit para makapaggawa kayo nung ating ayan, pampalinis ng dahon at pampakintab. Kita nyo naman kung gaano sila gumanda. Alin lang dyan dun sa tatlo pwede nyong gamitin kung ano yung available sa inyo. Pero sabi ko nga, kung halimbawa naman na meron kayong pambili, pwede kayo bumili ng organic fertilizer spray. Yan, may available dito yan sa Mini Dino Park and Eco Garden. Pero, kung gusto nyo makatipid, yan na lang gamitin nyo. Yan, kaya sinishare ko sa inyo yan. So, pwedeng-pwedeng nyo yan gamitin at gawin sa bahay. So, ayan, pansinin nyo yung mga halaman natin kung gaano siya luminis. And, ayan, at kumintab yung kanyang mga dahon. Yan. So, ngayon, ayan, napakadaling itong gawin and itry nyo na, ha. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na kung paano mag-DIY ng mga panlinis natin ng ating mga dahon at pampakintab na rin at the same time. And I hope ka sa munting paraan na ito, medyo meron kayo napulot dito sa ating video. And salamat sa lahat po ng nagko-comment and isa-shoutout ko po kayo sa susunod na video, ha. Basta mag-comment lang po kayo dito sa ating video ngayon at babasahin po natin yan. So thank you po sa inyo mga MVP Warriors, shoutout sa inyo at sa lahat-lahat ng mga taga-subaybay all over the Philippines. Thank you so much po, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung mahilig kayo sa plants and gardening, well, mag-subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated dun sa ating mga bagong at latest uploads. Ngayon po, yung mga hindi naman po nag-follow pa at nag-like dun sa ating page, Mini Dino Park and Eco Garden, mag-like and follow na rin po kayo dyan para updated din po kayo dun sa aming mga new arrival at mga sale. And sa mga hindi pa naman nagpa-follow sa Instagram at saka sa ating TikTok, ha, mag-follow na rin kayo dyan, ha. Social lang po at Hermes Sunaho o kaya Mini Dino Park and Eco Garden. Ayan, salamat po ng maraming mga ka-MVP. Again, this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo na happy planting. Bye-bye!